is nung ako'y nagtatrabaho na until today. So yung mga life learnings ko, yung mga realizations ko sa buhay, yun yung mga madalas na i-share ko dito sa talk natin ngayong gabi. So I hope na hindi kayo maboringan. I hope na magstay kayo hanggang dulo. And I hope that you achieve your dreams in the future. So without further ado, let us start our webinar for tonight. So wait lang pala, hindi ba pala naka-open yung aking ano, PowerPoint presentation. So ready na ako magsalita, hindi ba pala naka-open. You know? So medyo bad trip yan. Ayan, nasa na ba yung PowerPoint presentation natin? Ayan, so wait lang daw, 0% pala, nag-open pa lang siya. Ayan, so kamusta naman kayo? So I hope you are all okay amidst this pandemic. So maraming salamat at you took this initiative na mag-attend ngayong gabi ito. At sana wala kayong ma-miss out sa mga susunod na webinars na ipoprovide ni Rayo. Kasi jam-pack yung webinars na pinrovide ng Rayo. So as you can see, based on the announcement, after ko, ang susunod na mag-webinar ata si Sir Benson, then si Sir Rally, and then si Attorney Daya. So yung sa kanila is accounting-related or law-related yung topics. Ako lang yung naiiba. Para kumbaga yan, appetizer. Para mas mag-enjoy ka at mas ma-appreciate mo yung mga susunod na webinar. At aray, sir, dahil pang sinasabi, sir, puro kalokohan lang naman yan. Okay, so without further ado, let us start our webinar for tonight. Nasaan na yun? Let me share my screen. Ayan. Okay. So nakikita naman siguro yung PowerPoint presentation ko, no? Diba? How to stay motivated. Napaganda ng title, no? Medyo exciting, medyo kakaiba yung ganitong uri ng webinar, no? Medyo bago sa paningin natin. So how to stay motivated daw. How to stay motivated in pursuing the BSA program or finishing the BSA program as well as pursuing that CPA license. So actually, ang format ng webinar natin ngayon is more on, I will give you some tips on how to stay motivated. Pero again, a disclaimer lamang po ha, itong tips na to ay hindi defined or hindi sure kasi itong mga tips na to is based on my experiences only. So itong mga tips na to, you can adapt it, then later on modify, depende sa experiences at situation na nararanasan mo. Okay, so there are no defined tips. Ha? Let me disclaim that. So after I give some tip, I will elaborate it and then I will share to you my experiences. My personal experiences on the as well as my review program. Okay, unang tip, okay, my main tip for you, tip number one is to find your core. Ano ibig sabihin nun, sir? Ano ibig sabihin ng find your core? Under tip one, if you want to stay motivated in this program, first and foremost, kailangan alam mo yung purpose why you entered the program. Tama, kasi mahirap mag-continue kung hindi mo alam in the first place kung bakit ka nagsimula. Tama ba? Kasi maraming BSA students, maraming BSA reviewees for the board exam, kalagitnaan pumapalye, kalagitnaan nawawala, kalagitnaan nadidiskaril kasi hindi nila alam kung ano yung dahilan bakit nila pinasok yung program. Hindi nila alam ano ba yung purpose, ano ba yung kanilang objective after nilang matapos yung program and after they become a certified public accountant. Okay, that's the main reason Okay, kung bakit maraming nagiging demotivated at nawawala ng gana sa BSA program. Kasi let's face it Okay, let's face reality. Okay, na talagang technically speaking, mahirap ang accounting. Tama, mahirap ang BSA Technically speaking, let's face it. Tama ba? Huwag na natin i-sugarcoat ito. Okay, mahirap ang BSA program. Tama ba? Pero for me kasi, nagiging mahirap ang BSA program because of time constraints. And I will elaborate that later on. Okay, going back to the first tip, okay, find your core. You need to find your anchor Kasi diba, parang barko lang yan Kapag walang angkla ang barko at umaalo, nadadala ang barko. Tama ba? Ikaw din, kapag nadadala ka na ng problema, nadadala ka na ng mga hardship, ng struggles, sleepless nights, kailangan alam mo yung angkla mo Kailangan alam mo yung core mo para kahit na anong problema ang dumating, you are still firm. Okay? You are still firm that you will finish this program and you will become a certified public accountant. Okay? You need to find your purpose. Ako, basically, ang purpose ko, why I entered this program, why I choose
BS Accountancy, number one, for practicality reasons. Kasi hindi naman po ako galing sa pamilya that is financially well-off. Alam na mga naging estudyante ko yan, alam na mga naging reviewers ko yan. Now, I'm not financially well off. I came from a family that is not financially well off. My father that time is a tricycle driver, and then my mother is a plain housewife. So, can you imagine yung struggle namin financially? So, yung father ko lang yung nagpo-provide para sa amin. So, nakikita ko yung sakripisyo at paghihirap nila. At gusto kong suklian yun. Pero syempre, para magawa ko yun, kailangan unang-una matapos ko ang aking pag-aaral. I need to finish my studies. And for practicality reasons, I choose BS Accountancy kasi marami naman nagsabi sa akin na hindi ganun kagastos sa kurso ko. Walang masyadong mga laboratory, walang mga plates, walang mga kung anong nakasabit sa likod. Wala tayong ganun eh. Ang ating equipment lang na kailangan to finish the program is the calculator. Tama? Kaya nga, as much as possible, you need to invest to a quality calculator brand eh. Kasi kapag hindi, mapapagastos ka lang din later on. Diba, calculator lang. Yung libro, hindi ka naman kailangan gumastos ng libro eh. Tama ba? Pwede ka naman manghiram sa library. Pwede kang manghiram sa mga prior year na or mga graduates na, higher year na hindi na nila ginagamit yung libro nila kung meron kang ka-close doon. So, kumbaga, for practicality reasons, I choose this program. Okay? Kaya ako nag-BS Accountancy. And then, kalagitnaan, nararamdaman ko na yung hirap, nararanasan ko yung, kasi marami nagsasabi na, ay, hindi naman naranasan ni sir yung mga pinagdaanan natin. Kasi CPA top notcher si sir eh. No? So, hindi niya pinagdaanan yan. Madali lang sa kanya, maning-mani lang sa kanya ang accounting. But that is actually wrong. I'm just an average student. I'm just a typical accountancy student during my time. No? So, yung nararanasan yung hirap na intindihin yung mga topics, yung nararanasan yung parang loneliness minsan na parang wala kang makapitan, parang wala kang asahan kundi sarili mo lang, naranasan ko lahat yan. No? Kaya nga nung ako'y nahihirapan na, ang palay ko lang iniisip para sa pamilya, para sa magiging pamilya ko in the future. Diba ganun ka-advance mag-isip eh, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa magiging pamilya ko, sa pamilyang bubuin ko sa future. Kasi if I will create my own family, I want to give them the best of this world. Diba? Kasi binuo mo yung pamilyang yan eh. Hindi naman kasalanan ng anak mo mabuhay sa mundong to. And every child in this world deserves nothing but the best. Medyo nabubulol pa ako. Medyo kinakabahan. Kasi parang, paano ko ba gagawin motivated itong mga estudyante ko? Yung mga tagapakinig ko. Di ba? Mahirap to eh. So medyo mahirap yung task na binigay sa akin. Pero again, I will try my best. At sana marami kayo matutunan ngayong gabi nito. And then ito na. Pagdating ng review, okay, mas mahirap pa. Tama kasi ang pinaka problema talaga ng accountancy program as I have mentioned kanina, time constraint, doon nagiging mahirap ang accounting eh. Tama ba? Just imagine this one. I'm not saying na mali ang na madali ang ibang course or ibang board courses. I'm not saying that. Pero kasi kahit paano may advantage sila eh. Such as engineering, 'di ba? Meron silang board exam na mathematics. Eh simula elementary nagma-mathematics ka na eh. I'm not saying na yung naituro sa iyo nung grade 1 na 1 plus 1 lalabas sa board exam. I'm not saying that. Pero kung iisipin mo yung fundamentals ng mathematics, kinder ka pa lang, elementary ka pa lang, tinuturo na sa iyo eh. Tama? So kumbaga, yung fundamentals na ituro na sa iyo as early as grade school. Eh tayo, tama ba tayo? Sa BSA, ako wala akong background talaga sa accounting nung pumasok ako sa college. Hindi ko naabutan ng senior high school program. Diba, galing ako sa public school na walang accounting nung high school. Kasi may mga private school na may accounting nung high school. Ako wala talaga akong background totally. So just imagine the dilemma. Kumbaga, maintindihan mo lang ang fundamentals ng accounting kailan lang pagdating ng college. Masa senior high, hindi ka pa sigurado dyan eh. Tama ba? Kasi minsan yung tuturo senior high, hindi naman CPA o hindi naman accounting graduate. So walang kasiguraduhan, walang assurance na talagang maintindihan mo siya ng senior high. But there is an assurance na maintindihan mo siya ng college. Tama? So just imagine the dilemma. Maintindihan mo yung accounting, college na, tapos isang semester lang, pagdating ng second semester, panibagong accounting subject na naman, second year first sem, panibagong accounting subject na naman, tapos ang isang semester, 4 to 5 months na. Diba, na-imagine nyo yung dilemma, nakikita nyo yung problema ng program. So because of that time constraint, nagiging mahirap pang accounting.
Pero kung bibigyan ka siguro ng dalawang taon para aralin ang fundamentals yan, ewan ko lang kung hindi ka gumaling. Tama ba? So that's the problem. No? That's the dilemma of the program. Kaya maraming nahihirapan, no? Kaya maraming hindi na-appreciate ang ganda ng accounting because of that. No? Kaya naman kapag nahihirapan, napapaisip na, nako, para ba ako dito sa course na to? Ako ba ay para sa BSA at para sa akin ba ang CPA license na yan? Kapag hindi na nararamdaman yung sense of purpose, umaalis. Diba? Nagsishift. O kaya naman ay nadidiscarry, nawawala na lang sa sarili, bumabagsak, and so on and so forth. Okay? Kumbaga yun ang main reason. Kaya nga, para hindi mo maisip na umalis at mawala ng pag-asa, kailangan umpisa pa lang, alam mo na yung purpose, kung bakit pinasok mo itong program na to. At kapag nag-review ka na, dapat alam mo na ang reason kung bakit ka nag-start mag-review. Kasi after you graduate, you have an option eh. Tama, you have an option to work. Tama, may option ka na magtrabaho eh. Pero bakit ka nagre-review? Yun yung kailangan mong sagutin bago ka mag-review. Kasi kung hindi mo alam ang sagot na yan, kapag merong alon ng problema na dumating, madali kang bibigay. Okay, so again, you need to find your anchor. You need to find your core. Sa, para sa bawat problemang darating, kapag ikaw ay na-persuade na ng hardship at ng hirap, hindi ka basta-basta bibigay. Okay, hindi ka basta-basta mag-gigitin. Kaya kami rin ako nabasang quotation eh. Napakaganda ng quotation na yun. Sa bus, o kaya naman sa train, kapag ikaw, okay, kapag ikaw ay hindi nagbigay ng upuan mo, pwedeng sa babae, o sa kapwa mo pasahero, o sa mga buntis, o sa mga matatanda, okay, hindi raw ibig sabihin noon na napapagod ka. Parang ha, hindi ba dapat gano'n yun, sir? Again, I'll repeat. Kapag ikaw ay nasa train o nasa biyahe, bus, train, tapos meron kang nakita na babae, buntis, or matanda, o kaya naman kapwa pasahero mo. Okay? At hindi mo binigay ang upuan mo, hindi raw ibig sabihin nun na napapagod ka, kaya ayaw mong ibigay. Tama yun ang madalas na dahilan, ay pagod kasi ako, ayoko ibigay upuan ko. Ang sabi nung nabasa kong quotation, kaya ayaw mo lang ibigay kasi ayaw mong mag-give in. Ayaw mong magpatalo. Okay, magpatalo saan? Number one, siguro, sa ego mo. Number two, sa purpose mo. Tama, kumbaga kung sa upuan na kaya mong gawin yun na hindi magpatalo eh. Bakit hindi mo kayang gawin sa program mo? Tama ba? Kung sa upuan nga hindi mo kayang magpatalo, bakit pa kaya sa program, sa hirap ng program, kaya mong ibigay na lang siya basta-basta? Diba? So, nag-get siya yung purpose ng sinabi kong quotation. So, do not give in. Do not give up. Okay? There is always a light at the end of the tunnel. So, mamaya, papaliwanag ko, i-elaborate niya. So, again, what is tip number one? You need to find your core. You need to have that sense of purpose. You need to know why you started in the first place. Diba? Napakaganda, Seth. Okay? Tip number two tayo. Tip number two. Ayan. So sana wag niyo akong tulugan, guys, kasi wala tayong kukumpitin ngayong gabi. Para mag-expect na may kukumpitin tayo, may mga percentages ba to, may formula ba to kung paano maging stay motivated. Again, wala ha. Baka nag-expect kayo na meron. Ako, nakakatakot yan ha. So again, a disclaimer lang po sa mga bagong dating, there is no defined tips or there are no defined tips on to be successful, to become highly motivated. What I am giving you tonight, lahat ng sinasabi ko ngayon ay based on my own experience, based on my personal experiences during my undergrad, as well as my review days, pati nung ako yung katrabaho na. So basically, ang sinasabi ko lang dito ay mga life learnings and realizations ko. Kaya lang yung parang main purpose na I want to share to you na at least man lang ma-appreciate mo at ma-apply mo rin sa pinagdadaanan mo, Karen. Okay, tip number two, you need to change your mindset. Okay, ano ibig sabihin nun, sir? Ano ibig sabihin ng change your mindset? Okay, so number one, you need to have a mindset na you need to have a pencil mindset. Aray, sir. Anong ibig sabihin nung I need to have a pencil mindset? Parang isipin mo, ikaw mismo, para kang lapis. Okay? Para kang lapis. At ang lapis, take note, may apat na kailangan gawin in order for it to become functional. Parang ikaw. Okay? Pwede mong i-apply itong apat na function ng lapis. So again, you need to change your mindset. Okay? You need to have a pencil mindset.
Anong ibig sabihin nun? Number one, okay, rule number one to have a pencil mindset is what's more important is what's on the inside rather than what's on the outside. I'll repeat. What's more important is what's on the inside rather than what's on the outside. Anong ibig sabihin nun? Mas mahalaga kung ano ang personality mo, ang personal characteristics mo, kaysa sa kung ano ang ang gusto mong ipakita sa iba at gusto mong makita ng iba. Okay? Kasi you cannot fool yourself. You need to be completely honest with yourself. Kasi doon magbabagan eh. Kasi kung tanggap mo ang sarili mo, then dapat wala ka ng pakialam kung tatanggapin ka ng iba. At the end of the day, ang mag-board exam, ikaw at ikaw lang. Wala ako, wala ang mga teachers mo, wala ang mga reviewers mo, tanging ikaw lang. Wala kang ibang kasama kung hindi ang sarili mo. So you need to have that mindset. You need to accept first yourself before ka i-accept ng iba. Tama, parang lapis. Ano ba ang mahalaga sa lapis? Yung loob niya o yung nasa labas niya? Diba kahit gano'ng kaganda yung panglabas ng lapis, kung wala namang lead, tama yung lead, yung kanyang ano, panulutan, alam mo sa Tagalog ang lead, yung kanyang pang-mark, yung color gray na parang point niya na ginagamit mong panulat. Tama, kung wala yon, kahit gano'ng pa kaganda ang nasa labas at gano'ng pa kaganda ang packaging yan, casing yan, mongol to ba yan o kung anumang uri ng lapis yan, kung wala yung lead, hindi mo magagawa ang purpose mo. Parang ikaw. Okay, what's more important is yourself. Kasi you cannot achieve your dream, you cannot fulfill your purpose kung hindi mo kilala ang sarili mo at hindi mo tanggap ang sarili mo. Tama ba? So again, we need to have a pencil mindset. Anong unang-unang kailangan gawin? You need to accept who you are. Okay, what's more important ay kung ano yung nasa loob kaysa kung ano yung nasa labas. Tama, ang mas mahalaga ay yung sarili mo, katangian mo, personality mo kaysa sa kung ano yung gusto mong makita at ipakita sa iba. Okay, number two. You need to realize, no? Again, na number one, what's more important is what is on the inside rather than the outside. Number two, okay, you need to realize that you can only write, you need to realize that you can only write through the hands of the others. Ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin, mapupulfill lang ng lapis ang kanyang purpose. Which is, ano ba purpose ng lapis? Di ba? To leave a mark. Tama ba? Makapagsulat. So, mapupulfill lang ng lapis ang kanyang purpose kapag merong kamay na mag-guide at gagamit sa kanya. Ganon din dapat tayo, guys. We need to learn or we need to accept na marami pa tayong hindi alam. Okay, we need to accept that fact. Now we need our professors, we need our teachers, our advisors, our family, and other persons in order for us to succeed, in order for us to fulfill our dreams. Tama, let's face it. Hindi mo kaya mag-isa. Tama, lalo na sa BSA program. Dapat ang mindset natin, the BSA program is never a competition. It is all about cooperation. Tama, kailangan magtulungan, hindi lang tayong magkakaklase o kayong magkakaklase, pero kailangan merong maayos na relationship ang faculty members sa kayong estudyante. Not in a sense na kailangan ay magkaibigan kayo, na tropa-tropa, inuman tayo, no. Kailangan being a teacher or being a professor, a faculty member, you need to understand the needs. Ano ba yung kailangan ng estudyante mo? You need to learn how to accept yung kanilang imperfections. Kasi yung doon sa mga imperfections na yun, being a faculty member, doon papasok yung role mo to develop them eh, to mold them. Kasi lahat naman ng estudyante ay raw in nature eh. Tama, raw lahat ng estudyante pagpasok ng BSA program. So the objective of the heads, of the dean, of the faculty members, or of the program itself is to convert you, to mold you in becoming professionals, professional accountants in the future. Tama ba? So kailangan mo, ikaw mismo, you need to accept the fact na hindi mo kaya mag-isa. You cannot learn on your own. Tama ba? Alam na alam natin yan. Given yan. Ang hirap is self-study ng accounting.
Tama ba? So you need to accept the fact that you need the help of your teachers, your professors in order for you to understand, in order for you to fulfill your purpose. Tama ba? At hindi lang yun. Kailangan magtulungan din kayo magkakaklase. Hindi yung sinasabi ko magtulungan na magpasahan ng sagot during exams. Ha? I'm not saying that. I'm not recommending that. That is not healthy. Kasi kapag ganyan, you are violating yung unang rule natin kanina na you need to accept yourself. Kasi if you are cheating, di ba? Ibig sabihin, wala kang tiwala sa sarili mo. Hindi mo pinaniniwalaan ang sarili mo. At the end of the day, niloloko mo lang ang sarili mo. Tama, ang sinasabi kong cooperation, try to conduct group studies, even malalaki o maliliit. Tama ba? Pwede kayo mag-group study, magkakaibigan. Ginagawa namin yan during undergrad eh. Kami magkakaklase eh. Ako yung kanilang parang teacher, o kaya kung di man ako, iba namin classmate, pag hindi ako available. Diba? You need to learn how to accept the fact na hindi mo kaya mag-isa. And actually, doon sa mga nagtuturo, okay, you need to have some willingness. You need to accept na minsan kailangan talaga nating turuan yung ating mga kaklase. Diba, the accountancy program is never a competition. Tama, hindi competition to guys. Kailangan natin magtulungan. Okay? In order for each and every one of us to become successful. Napakaganda kaya no, na sama-sama tayo sa aakyat ng stage, diba? Sama-sama tayo magiging certified public accountant. Diba, kasi mas mapuforge eh. Mas lalalim at mas titibay yung relationship natin sa isa't isa. Kapag marami tayong pinagdaanang paghihirap, maraming problemang dumating as a batch, di ba? Mas tumitibay yung relasyon natin eh. Mas lumalalim yung pagkakakilala natin sa isa't isa. Okay? So again na, wala pa tayo sa tip number 3. Nasa tip number 2 pa lang tayo, which is sa tip number 2, you need to change your mindset and you need to have a pencil mindset. Okay, so una, ano nga ulit yung una? Recap lang tayo ah. What's more important is what on the outside rather than what's on the inside. Number two, you need to accept the fact that you can only write through the hands of the others. Tama? Ano yung number three, sir? Number three, you need to regularly sharpen. Okay, I'll repeat, you need to regularly sharpen. Kasi darating ang point na ang lapis ay mapupudpod. Parang ikaw. Tama ba? Darating ang point na ikaw mapupudpod din eh. Tama, darating yung point na ito lang ha, kung questionin mo na ang sarili mo. Pero kung tutusin, hindi pa naman tapos ang lahat kapag napudpod ka. Parang lapis lang. Kapag ba napudpod ang lapis, tapos na ang lahat? Ay yes sir, mechanical pencil gamit ko. Manoloko lang. Again, assuming yan ay normal na lapis lang, ha? Baka pinipilosopo mo ako, baka sabi mo, mechanical pencil, ubusan na ako ng bala, no? Okay, what I am saying, yung regular pencil. Diba kapag napudpud ang pencil, generally, hindi pa naman tapos ang lahat. Anong gagawin mo lang para magamit pa rin ang lapis? Magtatasa ka lang. Diba? Parang ganun din ngayon, guys. Kapag kayo ay napupudpud, kapag kayo ay na-burn out, you just need to sharpen. Ano ibig sabihin ng sharpen, sir? You need to accept the fact na kasama ang hirap, kasama ang pagod, kasama ang stress to become successful. Tama ba? Kasi success does not come overnight. Walang successful na tao na hindi dumaan sa hirap at pagod. Kumbaga, ang failure, ang success, ang failure, ang hardship, trials, lahat yan ay hindi opposite ng success. Kapag ikaw ay hindi naging successful, ibig sabihin ba failure ka? Hindi. Failure is not the opposite of success. But rather, failure is an ingredient of success. Kasama talaga ang pagbagsak para makabangon ka ulit. Tama, kasama talaga ang pagbagsak para matuto ka at para maging successful ka in the future. Tama ba? Kailangan yan eh. Kung baga pa napupudpud ka, you need to sharpen. Paano ako magsasharpen, sir? Number one, you need to accept na pa na kapag ikaw ay bumagsak, kailangan mong bumangon. Failure is not the opposite of success. It is the loss of courage to fight back. Kapag ikaw ay tumigil, dun ka lang matatalo. Always remember that. Walang taong natatalo na lumalaban. Tama? As long as lumalaban ka, never kang matatalo. Okay? And then number two, paano ba ako magsasharpen, sir? As much as possible, kapag ikaw ay nagbo-burnout, regularly, pwede ka naman mag-relax eh. Tama, remember, tao ka lang din.
Tama, tao ka lang din na napapagod. Kapag ikaw ay napapagod, you need to have some relaxation, you need to find some time for you to have some peace of mind. Siguro, go on a short vacation. Okay naman, go out with your friends, high school friends, hang out with them, makipagkwentuhan, kumawa, manood ng sine, Netflix, o kung ano man. Do the things that you love. Okay? Kapag ikaw ay feeling mo, nababurnout na, tama, you need to do the things that you love. Pero yun nga lang, okay, you need to maintain a balance. Mamaya, i-elaborate ko yan. Hindi pwede puro enjoy lang. Kunwari, ay, naka-isang problem ako. Ang hirap ng problem one ng assignment. Sobrang hirap. Sumakit ang ulo ko. Okay, 5 oras akong mag-Mobile Legends. Ako naloko na. Hindi naman ganon. Kumbaga, you need to maintain a balance. Puro mo, 5 oras nag-Mobile Legends, no? Tapos yung problem mo, sinagutan na ng 15 minutes. Ako naloko na. Hindi yata yung balance. Tama ba? So, you need to sharpen. Para at least mapagpatuloy mo ang laban, para at least mapulfill mo pa rin ang purpose mo. Okay? Number four, ano nga ulit yung number one? What's more important ay kung ano yung nasa loob kaysa nasa labas. Pangalawa, you need to accept the fact that you can only write through the hands of the others. Number three, anong sabi ko sa number three? You need to sharpen. And then number four, every time that there is an error, you can correct it by simply erasing the error. Tama, ganun ang lapis. Eh. Hindi nga sir, mechanical na gamit ko, walang eraser. Taloko na, walang eraser mo. So, kumbaga, ang gusto kong sabihin, normal sa buhay ang magkamali. Tama, normal sa buhay ang magkamali. Para ikaw, pag ko'y nagsusulat, nung bata ka, nagkakamali ka. Pero ano ang ginagawa mo? Kapag ba ikaw ay nagkakamali, you are starting all over again? Hindi naman eh. Anong ginagawa mo? Di ba yung portion na nagkamali, buburahin mo lang. And then from there, you will start over. You will not start from scratch. Tama ba? Ganon din ang buhay eh. Kapag tayo ay nahihirapan ba at hindi nasusunod ang plano natin, magkikreate na ba kagad tayo ng bagong plano? Hindi naman eh. Tama ba? Alamin mo lang kung saan ka nagkamali. Ang pinakamahalagang lesson dito ay you need to learn from those mistakes para alam mo na hindi na mauulit dapat yung pagkakamali na yun. Pwede mo namang burahin yun eh. Tama ba? Hindi mo alas siya mabubura sa record ng mundong ito kung meron nakakita, pero pwede mo siyang burahin sa isip mo eh. That is actually a positive mindset. Tama ba? You need to have a positive mindset, guys. Na lahat talang, lahat ng pagkakamali kasama sa buhay. Okay, sabi nga nila, ang buhay parang tumatakbong tren eh. Tama, alam yung tumatakbong tren? Ay hindi, sa Pilipinas, sir, di po tumatakbo yung LRT, pahinto-hinto. Joke. Diba? Ang buhay parang tumatakbong tren eh. Imagine mo, nakaupo ka. Okay? Ang tren, kung ikaw ay nakaupo, may dalawang side. Merong right side, merong left side. Kumbaga, ang buhay ay parang tumatakbong tren. Habang tumatakbo ang buhay, sabay nangyayari ang mabuti at masama. Tama, nasa sayo na lang yon kung saan ka titingin. Tama, titingin ka ba sa masama o titingin ka ba sa mabuti? Tama ba? Kumbaga, the grass is always greener. Ano ba yung tawag sa quotation? Sa quote na yun? Sa kasabihan na yun? The grass is always greener on the other side. Parang yun ba yung ibig sabihin ng English? Nakalimutan ko na eh. Pero yun din yung ibig kong sabihin dito. Nasabay tumatakbo ang masama at saka mabuti. Feeling mo, masama, bad trip tong araw na to. Tama, ang dami masamang nangyari ngayong araw na to. Pero come to think of it, meron ding mabuting nangyari. Doon ka nalang mag-focus sa mabuti. And then doon sa mga masamang nangyari, learn from those. Okay? Learn from those mistakes para at the end of the day, meron ka pa rin natutunan ngayong araw na to. Diba? Ganun talaga ang buhay guys. Sabay nangyayari ang masama at saka mabuti. Nakadepende na lang kung saan ka titingin. Kumbaga, everything happens for a reason. Tama ba? Everything happens for a reason. You need to accept that. Parang nung nakaraan lang. Actually, lately lang, parang hindi na ako masyado na bad trip eh. Kapag merong parang delayed, aberya, o kaya naman nakaka-bad trip na nangyari, hindi na ako masyado na bad trip eh. Ang mindset ko na lang, everything happens for a reason. Okay, yun lang iniisip ko palagi eh. Everything happens for a reason. Ito last week lang, parang pinatawag ako sa isang meeting. From the condo unit kasi where I live,
papunta doon sa alma mater ko kung saan ako nagtuturo, parang siguro kapag nag-jeep ako, parang nasa around 10 minutes lang or 15 minutes lang yung biyahe. Malapit lang, hindi naman ganun kalayuan. Napakaganda ng araw. Okay, bago ko baba, bago ko pindutin yung elevator, yung button ng elevator pababa, napakaganda ng araw. Sobrang ganda ang liwaliwanag. Pagpasok ko ng elevator, paglabas ko doon sa ground floor, shit, bakit parang madilim na? Ba't parang madilim na? Tapos ang nangyari, pagbaba ko, na ginapaghakbang na paghakbang ko doon sa mismong daanan, sa mismong kalye, boom, biglang bumuhos ang ulan. Yun nga lang, luckily, meron akong dalang payong, pero nagpasapal mo kasi biglang bumuhos yung ulan eh. Yung tipo parang pinagsaklupan ako ng langit at luma, parang sa akin lang nakapokus yung dilim, saka yung ulan, ganun talaga ang bilis na bumagsak na sobrang lakas talaga. Okay? As in, ganun yung nangyari. So ako naman, dahil malakas yung ulan, okay, nababasa ako, kasi hindi mo nababasa yung pantaas ko, pero sa sobrang lakas niya, tumatalsik sa pantalon ko, medyo basa yung sapatos ko, basa na yung aking pantalon, sa yung pagbaba kong damit. So medyo pa sana sa sobrang lakas. So ako tuloy, wala na akong choice. Pala ko sana mag-UB Express or mag-taxi. Kung baga kahit ano lang dumating, jeep man yan, FX, bus, o kung ano man dumating, yun ang unang kong sasakyan, sabi ko. Kasi lakas ng ulan eh. Lalo ako mababasa kapag hindi ako sumakay. So ang nangyari, ang unang dumating, jeep, ang tagal pa nun guys. Mga 7 minutes or 8 minutes ako nagintay, wala talagang dumadag, puro private na sasakyan, budget na budget pa talaga ako. Ano ba naman yan? Tapos ito na, pagsakay ko sa jeep, saktong-sakto, yung jeep na nasakyan ko, kakalabas lang. Ako lang ang pasahero. Okay, bad trip ako, bakit? Sabi ba naman ni Kuya ang driver, sir, pwede po bang pababa ng trapal sa gilid? Okay, so syempre, sa kabutihang loob na meron ako. no? Binaba ko yung trapal sa gilid. Okay, sige, okay lang. Siyempre naman, baka may sumakay. Nakakahiya naman sila. Baka sila mabasa. Mabasa sila. Kung nalang mababasa, okay lang. Okay, wag na sila. So, binaba ko yung trapal. Pagkababa ko ng trapal, siguro mga 1 minute later, pagtingin ko, hala. As in, nakakasakay ko lang ng jeep. Wala pang 2 minuto siguro. Hala. Biglang tumila yung ulan. Tapos, as in, walang kat, ambon. Talagang totally tumila siya. Siko, ano ba naman yan? Bad trip. Di ba nakaka-bad trip yon? Tapos si Kuya, ay sir, paakyat na lang po ulit ng trapal sa gilid. Ay, yun ba naman yan? Di ba imagine niyo ano, yung hassle nun? Nakaka-hassle yun eh. Pero ano nangyari siguro? Ako na bad trip ako siguro, mga ilang minuto lang. 1 minute, 2 minutes lang. Tapos, binago ko na lang yung mindset ko, everything happens for a reason. Tama. Kaya nangyayari to, kasi siguro, hindi ko ma-explain, pero may magandang, may magandang mangyayari din later on. Merong maganda mangyayari dito sa mga hassle at hirap na nararanasan ko. Kailangan magkaroon tayo ng ganong mindset eh. Yung ganong mindset na positive palagi. Kasi positivity attracts positivity. Tama ba? If you have a positive mindset, it attracts positivity. Okay? Parang isang documentary lang. Ito, kaya ko na-realize yung everything happens for a reason. Because of a certain documentary na napanood ko eh. Parang tinanong yung mga nasa Twin Tower ba? Yun yung 9-11 bombing. Okay, yung 9-11 bombing, do you know that? Sa Amerika. Parang tinanong yung mga nakasurvive. Okay, bakit kayo nakasurvive? Ano ang dahilan? Kung bakit hindi kayo namatay during on that day? Ba't di kayo namatay? Tatlong employees yun eh. Yung isang employee, sabi niya, along the way na siya, okay, papunta na siya sa trabaho niya, pero in the middle, tinawag siya nung parang advisor ng kanyang anak sa school. Kasi may problem yata, kailangan niya pumunta sa guidance, etc., etc., etc. So wala siyang choice, nagpa-late siya, pumunta siya muna sa school kasi kailangan yung presence nito. Yung pangalawa, late nagising kasi nag-hangout sila ng kaibigan niya na, nagkaroon siya ng hangover, nag-inuman sila, na-late siya nagising. Okay. Kaya siya hindi nakapasok. Yung pangatlo, okay, ito talaga yung pangatlo, as in siguro, few meters na lang, papasok sa building kung saan nandun yung opisina nila, few meters na lang, nakatapak siya ng jackpot. Nakatapak ng jackpot, no? Nakatapak ng oopsie. So nakatapak siya ng hindi dapat na matapakan. So nakita niya ang baho talaga. So hindi siya pwedeng pumasok doon sa building at pangangaboy yun. Di ba nakakahiya naman? Kaya ang ginawa niya, hindi siya muna tumuloy, pumunta siya sa mall, bumili siya ng bagong sapatos. Then yun nga,
minutes afterward, minutes after certain minutes or few minutes, yun na, nangyari na yung bombing, sumabog yung building, maraming casualty, maraming namatay. So come to think of it, paano kaya kung hindi nangyari yung mga hassle, yung mga delay na nangyari, yung pagkatapak niya ng poops, yung pagkalate niya ng gising, yung pagtawag ng school teacher ng anak niya, paano kaya kung hindi nangyari yun? Diba, definitely, nandun sila sa building na yun. At definitely, wala na sila ngayon sa mundo ko. Diba, so everything happens for a reason. You just need to accept the fact na kung meron mang hindi magandang nangyayari, meron ding magandang nangyayari, ikaw na lang ang pipili kung saan ka titingin. Kaya nga sabi ng isang Indian philosopher, may dalawang wolf daw tayong inaalagaan sa ating katawan eh. Nandyan yung negative wolf at saka yung positive wolf. So ang pagkatao mo, habang ikaw ay lumalaki, habang ikaw ay nagmamature, ay nakadepende kung sino ang wolf na pinapakain mo. Yung negative wolf ba o yung positive wolf ba? Di ba? So, kumbaga, you need to have that mindset. You need to have a positive mindset. Now, let me share my story para maniwala ka na, naniniwala talaga ako that everything happens for a reason. Now, let me share my story, guys. Nung ako ay gumraduate doon sa BSA program, pangalawa kami sa graduate. Okay? Pangalawang batch pa lang kami ng gumraduate ng BSA doon sa alma mater ko. So may naunang batch sa amin. Okay. Yung unang batch namin, okay, nag-take sila ng board exam parang October 2014. Tapos nag-start ang second sem, fourth year second sem na kami na. 2015 ako gumraduate April 2015. So naka-old set up pa kami na ang start ng pasukan mga November. Okay, yung pagkatapos ng ano ng Halloween. Okay, yung start ng pasukan dati ngayon kasi parang after Christmas na kasi August na yung pasukan. So going back to my story, fourth year second sem na, last semester na nag-graduate na kami. So tuwang-tuwa kami kasi feeling namin makaka-graduate kami ng matiwasay. Na walang kahirap-hirap. Kasi nung time namin, medyo hindi okay ang BSA program na eh. Na halos hindi, wala kami natutunan. To be honest, okay, marami kami hindi natutunan. Kung meron man, konting-konti lang talaga at hindi pa kami ready or board exam ready. Okay, so ang ginagawa kasi noon para kami nasa Miss Universe eh. 'Di ba? Parang may fish, parang every class may fish poll, tapos bumunot ka ng question, tapos thank you for this wonderful question. Walang ganoon. Bumunot ka ng question, sasagutin mo. So kapag maganda ang sagot mo, maganda ang grade mo, kung wala kang nasagot pero present ka, pasado ka. So, ganoon lang ginagawa namin. So kumbaga, nasaan yung learning process doon? Definitely, wala. Tama, walang learning process doon. Wala ka ma-absorb kapag ganoon eh. Kasi mahirap i-self-study ang accounting na pag-usapan natin kanina. Diba? So, nagpatuloy yun hanggang fourth year, second sem na kami. So, akala namin, ay, maka-graduate tayo ng matiwasan. Okay, walang kahirap-hirap. Ito na. Lumabas na yung resulta nung first batch na nag-take nung October 2014. At unfortunately, walang pumasa kahit na isa. Okay. As in, zero ang passing rate ng first batch namin. Okay. Nasaan dun, sir, yung everything happens? Nasaan yung everything happens for a reason dun, sir? Huwag ka muna magpadali. Kukwentuhan pa kita. Para lang ma-realize mo kung ano yung nangyari sa buhay ko. Kasi average student lang talaga ako eh. So kami, hinahangaan namin yung first batch. Kasi ang gaganda ng pre-board result nila eh. Parang ang grade na sa pre-board, 90 plus, and then et cetera. Yun pala, yung pre-board result na yon inside lang yon or in-house pre-board lang. Hindi naman sila nag-take ng pre-board sa labas. Tapos ang nangyari, dahil ang gumawa ng exam, yung mga faculty members lang namin, eh magaling mag-memorize kami. Alam namin kung saan kinukuha yung mga tanong eh. Hindi talaga matataas yung grade namin. Charot lang. Diba? So ganun yung nangyari. Nagpatuloy yun hanggang 4 year second sem na. And then yun na, nung 4 year second sem, naging wake-up call yon sa school namin, sa president ng school namin, para baguhin yung lineup ng faculty members. Tapos binigyan kami ng board exam cut matches. Okay. So nung una, hindi kami makasabay. No, as in, parang isang buwan kami nagpapanggap. Sabi mo, parang wala naman kami natututunan talaga. Parang lahat ng sinasabi nila, first time namin naririnig. So mga isang buwan siguro nagpapanggap kami. Kunwari may naiintindihan kami, parang tumatango lang kami ng tumatango, pero wala talaga kami naiintindihan. So hanggang sa yung class president namin, kinausap na yung mga reviewers, pwede po bang bagalan nyo? Kasi po, di po talaga namin maintindihan yung lesson. So sabi nila, nung una, ay
eh hesitant sila, ayaw nilang pumayag kasi nga ang usapan ay ano eh, tapusin lahat eh. So sabi ay ayaw namin kasi ang usapan tapusin lahat. Hanggang sa nakakumbinsi namin sila na okay lang po kahit hindi po matapos, kaysa naman po natapos nang wala kami naiintindihan. Mas okay na po hindi natapos pero meron naman po kami naiintindihan. Okay, yung pinaliwanag namin hanggang sa pumayag sila. So that's the reason kaya nung gumraduate ako, halos siguro hindi namin natapos guys, konti lang yung topics na natapos namin. Siguro nasa 10 to 20% lang. So lahat hinabol ko na sa board exam, as in. Hindi ako nagbibiro, hindi to sugar coating, alam niyo na mga kabatch ko. Okay, na halos hinabol namin lahat sa review. So that's the reason kung bakit nag-review ako ng isang taon. Not to top the board exam guys. Ni sa panaginip, hindi sumagi sa isip ko na magiging board exam top notcher ako. Hindi sa panaginip, hindi sumagi sa isip ko yun. Ang aking objective lang nun is to pass the board exam. Kaya ako nag-review na isang taon. So totally bonus lang talaga lahat ng meron ako ngayon. Diba? Kaya nagpapasalamat ako sa nasa taas kasi I just did my best. Okay, talagang sineryoso ko lang, I stay committed kahit na mahirap kasi meron akong purpose eh. Kailangan ko mapulpil yung purpose na yon. Alam ko kung bakit ako nagsimula in the first place. I know my core. I know my anchor. Kaya kahit na mahirap, hindi ako bumigay. Okay, yun yung aking pinaka-main tip talaga kanina eh. So going back to my story, ito na. Sir, ano yun? Nasaan doon yung everything happens for a reason? Marami sa mga estudyante ko hindi alam na nag-stop ako ng isang taon. Okay. I started my accountancy journey kasi in one of the schools in Manila. Hindi ko nababanggitin kung ano yung pangalan din. Ang pangalan ng school na yun. Pero kasi nung ako'y gumraduate ng high school class valedictorian ako eh. Huwag ka masyado mag-expect kasi dalawa lang kami nun. Dalawa lang kami sa klase, no? So wala silang chance kung hindi ko gawin class valedictorian. Joke lang. So kung class valedictorian, syempre pag valedictorian ka, pag college, libre ka ng tuition fee. So first year, first sem, okay pa naman. Okay, so parang actually magaganda pa naman yung grades ko. So naging scholar pa ako. First year, second sem, na-discard lang buhay ko. Bakit? Na-addict ako sa Dota eh. Na-addict ako sa computer game. Dati, kapag nung first sem, kapag break, nasa library ako, nag-aaral. Nung second sem, hindi na sa library, diretso na computer sa pagpasok ko. So, iba na yung priorities ko that time. So, hindi naman ako nawala sa BSA program. Hindi naman ako natanggal. Umabot naman yung aking grade sa retention. Pumasa naman ako sa qualifying exam. Pero nawala kasi yung scholarship ko. So, dahil nawala yung scholarship ko, definitely, hindi naman kaya ng parents kong pag-aralin ako sa Manila eh. Kasi nga, medyo mahal ang tuition fee talaga sa Manila as compared sa Paranaque. So, that's the reason why I stopped for 1 year. Okay? So, 1 year ako nag-stop. Anong ginawa mo, sir? Nagtrabaho. Kaya, anong trabaho mo? Nagbantay ng computer shop, Dota pa rin. Diba, kala mo may tutunan ka sa part na yun. Wala pa yung learning, wala pa yung realization mo. Dota pa rin. So, saan ko pa rin nag-Dota? So hanggang yun na, kinausap ako ng parents ko. Sabi ng parents ko, Karim, gusto mo ba ulit ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Diba? Kasi nanghihinayang kami sa'yo eh. So parang doon, actually, that is one of my turning point or realization point in life. Na parang, sino ba ako para maging deserving sa second chance na to? Parang ganun yung iniisip ko rin eh. Kasi nung nagtatrabaho sa computer shop at nag-dota ako, feeling ko wala na eh, tapos na eh. Parang patapon na yung buhay ko na ito na lang gagawin ko. Diba? Magbabantay ng computer shop, maglalaro ng Dota, and everything else. Parang tapos na lahat. Parang tapos na. Okay, ending na para sa akin. Pero binigyan nila ako ng second chance eh. Kaya nga nung ako'y binigyan ng second chance, ay talagang sigurado ko na hindi ko na sila biniguin. Okay, yun nga lang, paglipat ko din sa Paranaque, yun yung setup nila ng BSA. Medyo mag-aar, medyo chillax. Pero kung papansinin mo, kung hindi ako nag-stop ng isang taon, supposedly, ang kabatch ko, yung first batch. Tama kung kunwari, lumipat ako ng school, nag-transfer ako, tapos diretso akong in-enroll doon sa school ko sa Paranaque. Supposedly, ang kabatch ko noon, yung first batch eh. Ang kasabay ko yung first batch. So, mas malamang, ano kaya nangyari sa akin? Malamang, hindi pa rin ako CPA ngayon. Tama ba? Malamang, hindi ako CPA board exam top notcher. Pero yung pagka-addict ko sa Dota, yung pag-stop ko ng isang taon, yung pagkakadiskaril ng buhay ko, lahat yon nangyari for a reason. Everything happens for a reason. Tama ba? Lahat na nangyari sa buhay mo, meron niyang dahilan. Kaya nga sabi nila,
life is like a waste up. Tama ba? Ang buhay parang waste up eh. Paano waste up, sir? Di ba parang waste? Yung waste, yung travel guide, yung travel app. For example, meron pang lugar na gusto mong puntahan. Di ba ita-type in mo lang yung destination mo? Let us say, ang destination mo ay Baguio. Pupunta ng Baguio coming from Manila. Di ba ibibigay ng Waze yung pinaka-efficient at pinaka-effective na daan? Tama ba yung daan na pinaka-mabilis ka makakarating sa destination mo, walang traffic, hindi hassle, and etc. Yung effective sa ka-efficient na daan. Ang problema, kalagitnaan, minsan, nagkakamali ka ng liko eh. Tama, nagkakamali ka ng liko. Kapag nagkamali ka ba ng liko, sinasabi ng Waze, ang tanga-tanga mo naman, sabi ko sa'yo, dumiretso ka, bakit ka kumanan? Hindi naman ganun eh. Tama, hindi naman sinasabi ng Waze na eengot-engot ka, nagkamali ka, no? Ang ginagawa ng Waze, dire-reroute ka niya. Kahit nagkamali ka ng liko, magpo-provide siya ng detour, magpo-provide siya ng bagong route para makarating ka pa rin sa destination mo. Naniniwala ako na ganun ang buhay eh. Kalagitnaan sa buhay natin, marami tayong mga maling desisyon na nagagawa, marami tayong maling o problemang dumarating, okay? Pero at the end of the day, if you do believe in the process, makakarating ka pa rin sa destination mo. Kahit na maraming problemang dumating, kahit na didiscourage ka, darating pa rin yung point na makakarating ka pa rin sa destination mo. I do believe in that. Okay? That life is like a waste time. Okay? So, tip number two, I'll repeat. You need to check. Ang dami natin pinag-usapan, no? Nasa tip number two pa lang tayo. Napakarami natin pinag-usapan. So again, you need to change your mindset. You need to have a pencil mindset. Na again, let me enumerate ano yung mga pinag-usapan natin kanina sa pencil mindset. Number one, what's more important is what is on the inside rather than what's on the outside. Number two, you need to accept the fact that you can only write through the hands of the others. And then number three, every time na ikaw ay mapupudpod, you need to sharpen. You need to sharpen. And then number four, every mistake that you will make, you can erase it. And you can still continue. Tama ba? And then actually, meron pang panglima. Okay. Panglima is, ito na, last naman na to. Okay, last na. In everything that you do, you need to leave a mark. In everything that you do, you need to leave a mark. Parang lapis. Tama? Ano ba purpose ng lapis? Di ba panulat ang lapis? So, ibig sabihin, every time nagagamit ka ng lapis, you are leaving a mark. Tama? Dapat tayo ganun din. In everything that we do, we need to exert or we need to do our best. We need to give our best. We need to give our 100% in everything that we do. We need to leave a mark. Kailangan nating mag-iwan ng marka sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kasi nandiyan ka na eh. Nasimulan mo na. Bakit hindi mo tapusin at maging significant? Tama, yun yung pinakahuling gusto kong sabihin. Tama, in everything that you do, you need to leave a mark. Tama, nasimulan mo na. Bakit hindi mo pa tapusin? Okay? So we are done with tip number two. Marami na, kaisang oras sa tayo. Ilang tips ba yan, sir? Ah, limang tips lang naman to. Huwag kang mag-alala. Okay, limang tips lang to. So tip number two, change your mindset. Tip number three, always believe in yourself. Okay? Kasi mahirap maging motivated kung marami kang doubt sa sarili mo eh. Tama ba? How can you become successful if you have doubts on yourself? Sa tingin nyo, yung mga successful na tao, meron ba silang alinlangan sa sarili nila? Definitely wala. Kasi hindi sila magiging successful kung hindi sila naniniwala sa sarili nila. Kasi ang pinakaunang investment, remember this guys ha, ang pinakaunang investment na gagawin mo ay investment sa sarili mo. Tama ba? Kasi yan ang pinaka... Yan ang investment na pinaka magbibigay yan ang investment na magbibigay ng pinakamalaking returns sa iyo. Tama ba? Kasi yan ang unang investment na gagawin mo eh. You cannot do other things if you will not invest first in yourself. Tama, yan ang pinakaunang investment na gagawin mo, yung pag-invest sa sarili mo, yung paniniwala sa sarili mo. Kasi sino pang maniniwala kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa sarili mo.
Yan ako, marami salamat, sir. Marami na naman ako na-realize ngayong araw na to. Tama ba? Kaya siguro ikaw, hindi nagiging, ikaw ay demotivated, ikaw ay nag-aalinlangan kung para sa'yo ba itong kursong to, para sa'yo ba ang CPA license na ito, kasi unang-una pa lang, wala ka ng tiwala sa sarili mo eh. Remember, sabi ko nga kanina, ang mag-take ng board exam ay ikaw at tanging ikaw lamang. Yes, alam natin na lahat na natutunan mo ay galing sa professors mo, sa hirap mo, sa pagod mo, sa commitment mo. Pero pagdating ng board exam date, ikaw lang ang mag-take eh. Wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Kaya ngayon pa lang, as early as now, kung ikaw ay nasa undergrad pa lang, you need to believe in yourself. Tama? Kasi kung wala, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, never kang paniniwalaan at pagkakatiwalaan ng iba. Di ba? Kaya nga bago ka magmahal ng iba, kailangan mahalin mo muna ang sarili mo. Di ba? Ako siya, maraming maraming salamat. Marami na naman akong na-realize ngayong araw. Okay, next. Tip number 4. Okay, 5 tips lang yan. So medyo, kahit paano, patapos na tayo, no? Okay, so tip number 4, maintain a balance between study and life. In relation to doon sa burnout kanina na sinasabi ko eh. Di ba kapag tayo ay nababurnout, pag tayo ay napupudpod, anong kailangan natin gawin? Kailangan natin mag-sharpen. Tama? At paano tayo mag-sharpen? By doing the things that we love. Tama ba? Pero panandalian lang yun. Kasi remember, in relation to tip number 1, okay, if you really want to find your core, kailangan marunong ka munang mag-prioritize. Sa BSA program, napakahalaga ng prioritization eh. Tama, sa sobrang dami ng kailangan mong aralin, sa sobrang daming concepts na kailangan mong tandaan, kailangan marunong kang mag-prioritize ng sarili, mag-prioritize ng oras mo, ng sarili mong oras. Tama, kasi kung di mo kayang i-manage ang oras mo, mahihirapan ka talaga sa BSA program. Sa sobrang dami ng kailangang aralin. Okay, so what I am saying here is that mag-aral ka na lang. Okay, panay-aral na lang ang gawin mo. Huwag mo na enjoy ang buhay. Remember, you only live once. So you need to fulfill your dream. At the same time, you need to live your life. Tama ba? Walang masama na pinupulfill mo ang buhay mo eh. Pero minsan, kailangan mo enjoy ang buhay. Kasi you only live once. Di ba kaya merong YOLO? Tama, you only live once eh. Travel, you need to travel, do the things that you love without sacrificing your ultimate objective, ultimate purpose, and ultimate dream. Okay? Always remember that the license is worth fighting for. Okay? Ang lisensya, kaya kang ipaglaban habang buhay. Kaya nga, sa umpisa pa lang, tinitest ng CPA license kung kaya mo pa siyang ipaglaban. Tama, the license is worth fighting for. Tama ba? Napakaraming benefits ang makukuha kapag ikaw ay CPA passer. Tama, hindi lang locally, but also internationally. Do you know that Filipinos are considered as the most competent accountant in the world? Tama ba? Kaya nga sa mga international examination, sa mga international certification, sino ba ang mga nagtatap dyan? Di ba Filipino? Sa CMA, sa CIA? Di ba sa mga international certification, ang madalas na nagna-number one, Filipino? Tama ba? Kasi highly competent ang mga Pilipino in terms of accounting. Kailangan mong ma-realize yun. Di ba? Highly competent pala ako. Kailangan mo lang ma-unleash yung maximum potential mo. At hindi mo ma-unleash ang maximum potential mo if you are always in your comfort zone. Tama ba? Kapag ikaw ay palagi nasa comfort zone mo, hindi mo ma-unleash ang maximum potential na nakatago sa'yo. So you need to unleash that by going out, stepping out from your comfort zone. Okay, you need to try to study ng 3 hours undisrupted. Doon magsisimula yan eh. So umpisa kasi ay nako parang isang minuto pa lang nagbabasa ka pa rin ng concept, tulog ka na. 'Di ba? 2 minuto pa lang, 3 minuto pa lang kapag may nag-chat sa iyo, mapapa-chat ka. Tapos hanggang sa napansin mo 3 oras na kayo magka-chat, 'di ba? So kumbaga try to go out from that comfort zone. Yung mga akala mong hindi mo kaya, kaya mo pala. Doon mo marirealize yun eh. Kapag lumabas ka doon sa comfort zone mo. Diba sa una siguro, ang una mong gawin, 3 hours undisrupted.
Okay? Undistracted ka dapat mo. Na nakafocus ka lang sa libro, nakafocus ka lang sa computation, nakafocus ka lang sa accounting. Wala kang ibang pinakikinggan, wala kang ibang iniintindi kundi si accounting lang. 3 hours lang, simula mo muna ng 3 hours. Hanggang sa marirealize mo, oo nga no, kaya ng 3 hours na dire-diretso, walang interruption, walang distraction, di ba 3 oras dire-diretso. Hanggang sa susunod, gayon mo naman, 4 hours naman, 5 hours naman, hanggang sa makasanayan mo. Kasi doon ka lang naman, doon mo lang naman madedevelop ang study habit mo kapag nakasanayan mo na siya. Di ba sabi nga ng mga psychologist, it takes 21 days para makapag-develop ka ng isang habit. Tama, para ma-develop mo yung habit na 5 oras ka dire-diretso, ikaw na nag-aaral, kailangan masanay ka muna na 5 oras ka nag-aaral. Pero bago ka masanay, kailangan mo munang simulan. Tama, doon magsisimula ang lahat eh. Every big step requires small steps. Tama, para matuto kang humakbang na malaki, kailangan mo muna matutunan na humakbang paunti-unti. Diba? Kasi hindi ka makakarating sa patutunguhan mo kung hindi ka hahakbang eh. Tama, you need to step out from your comfort zone. Kailangan mong simulan yung mga bagay na kailangan mong gawin. Kasi marami sa atin na nagsasabi na, oo sir, kailangan kong mag-aral, pero hindi ko alam kung paano mag-aral sir eh. Hindi mo alam kung paano mag-aral kasi hindi mo sinisimulan yung mga bagay na makakatulong sa'yo para ma-develop yung habit of studying. Diba yun lang yun eh, kailangan mo lang simulan. Kailangan mo lang simulan yung mga bagay na alam mong kailangan mo at makakatulong sa'yo para ma-achieve ang iyong pangarap, para makuha yung CPA license na yan. Kasi again, I'll repeat, the CPA license is worth fighting for. Diba, kaya ka naalala ko last time eh. No, first time naming makwento ko lang guys, ito, hindi naman to motivational. Parang ano lang tayo, parang icebreaker lang. Kasi baka masyado ka nang highly motivated, hindi mo na ako pinakikinggan, sobrang motivated mo, ay di, ayoko na makinig sa mga ganyang kalokohan. Mag-aaral na kagad ako ngayon. Pagkatapos ng webinar, mag-aaral na ako. Huwag naman ganun, baka sobrang motivated na yun, masobrahan naman tayo. Lahat na sobra, masama. Di ba, saktuhan lang tayo. Kailangan saktuhan lang tayo. Naalala ko lang, first time namin sumakay ng aeroplano ng girlfriend ko. As in, first time namin pareho. Kasi kami pareho, hindi kami galing sa financial level of the family. So, first time namin sumakay ng aeroplano, 2018. CPA na ako noon. May 2016 ako pumasahin. CPA na ako noon. First time namin sumakay ng aeroplano, ang tapang-tapang namin. Ang tapang-tapang namin, bakit sir? Kasi first travel namin via plane, international travel pa. Diba? First time namin bumiyahe, tapos ang pinili namin destination, Hong Kong. Diba, international, di man lang local muna eh. Talagang international kagad kami. So, syempre kami, dahil first time namin mag-aeroplano, takot na takot kami. Hindi namin alam kung anong gagawin namin in the first place. Diba? Pero alam namin na para bago ka makalabas sa bansang to at bago ka makapasok sa ibang bansa, okay, kailangan mo dumaan sa immigration. Tama, tadaan ka sa immigration eh. Eh, yung time na yung kasi, magpupunta kami sa Hong Kong, parang usong-uso nun, parang talamak yung offloading nun eh. Alam niyo yung offloading, yung ano, hindi ka papatuloy ng immigration, hindi ka papalagpasin, parang papabalikin ka, kaya nga offloading, hindi ka iloload sa aeroplano, papabalikin ka. Okay, kasi nga, nararamdaman niya na hindi ka naman talaga gagala para magkatrabaho ka, mag-TNT ka. Alam mo yung TNT, yung magtatago sa ibang bansa, tapos magkatrabaho. So, mararamdaman nila yung kung gano'n ang gagawin mo. So, ang gagawin, hindi ka papayaga umalis. At yun ang mahirap doon. Kasi lahat ng mga attraction, Disneyland, Ocean Park, at kung ano pang attraction sa Hong Kong, nakabook na dapat yun. Kasi patunay yun eh. Yun yung patunay na hindi ka magtatago sa Hong Kong. Talagang magagala ka, ta-travel ka. Patunay yun eh. So, kailangan mo talaga i-book yun beforehand bago ka pumunta sa immigration. Diba? So, ibig sabihin, pag in-upload kami, babay Disneyland. Babay hotel. Lahat na nabook namin doon, wala na. Kung meron mga marerefund, magkano na lang yun. Kaya nakikita yung dilema namin nun. Ang tapang-tapang namin nun. Naalala ko, parang sobrang tapang namin nun. So ito na. Nandun na kami sa immigration officer. Hindi ka makakalimutan, sa immigration officer na kami. Sumasali kami sa mga travel groups at ang mga tip nila doon, parang kailangan mo pumili ng immigration officer. Okay? Hindi kami makapili ng girlfriend ko kasi dalawa yung immigration officer na eh. Eh ako kasi kapag nagde-decide ako sa buhay ko, parang ginagamit ko tao ibon minsan. Tapos pagkakatiwalaan ko na lang kung ano yung nasa taas. Kung ano yung desisyon ng nasa taas.
parang tao ibon, pag tao, sabi ko, doon tayo sa immigration officer number one. Pag ibon, doon tayo sa immigration officer number two. Okay, eh nagtao. Doon kami sa immigration officer number one. Pagtingin namin, uy, medyo maikli yung pila. So, ang iniisip namin nun, ay maikli yung pila. Siguro mabait itong immigration officer na to. Baka pinapalusot lang lahat. Hanggang sa napansin namin, shit. Wait lang. Parang 15 minutes o 20 minutes na tayo nakatayo. Hindi pa rin umuusad yung pila. Yun pala, kaya pala maikli yung pila ng immigration officer na yon. Kasi ang tagal niya mag-evaluate, ang tagal niya mag-approve, ang dami niyang tanong, kaya humahaba yung pila. Kaya pala yung isa, mahaba yung pila kasi mabilis lang siya magpaalis. So, bad trip yun. Di ba? Ay, naku, nagkamali tayo ng decision. Shit, sabi ko. Ito na. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa nasa unahan namin. Kasi ang tagal nung nasa unahan namin, kasi tatlong babae sila eh. Yan pa naman minsan yung red flag sa mga immigration officer. Lalo na kapag first time yung magta-travel, tapos pare-pareho kayong babae, madalas red flag sa kanila yun eh. Feeling nila magtatago lang kayo sa ibang bansa at magtatrabaho eh. Di ba? So, parang, hindi ko alam kung ano nangyari sa mga nasa unahan namin, pero kami na. Okay na, kami na. Wala. Kinakabahan ako kasi nga parang mahigpit yung immigration officer. Medyo mataray pa ang immigration officer eh. Okay, so sabi niya, Sir ID po, okay, unconsciously, okay, unintentionally and unconsciously, ang nalabas kong ID ko, yung CPA license ko. Okay, CPA license ko, nilabas ko. Okay, ako una nun eh, yung girlfriend ko nasa likod. Sabi niya, Sir, CPA ka, gusto sana sagutin, hindi mo obvious, nasa license ko, Richard. Joke lang, siyempre, hindi tayo pwede mo salitan ng ganun, baka i-upload tayo ng wala sa oras. Bawal yun. So sabi ko, sinagot ko ng matino, ah, yes po. Okay, yes po, CPA po ako. Sabi ko, ano pong trabaho niyo, sir? Ah, full-time po akong academician, kasi nag-a-academy na ako, turo na ako nun eh. Academician po sa isang school. Anong school? Ah, Universal College of Paranaque po. Okay, so ayan na. Tapos, ilang taong ka na dun, sir? Ah, 2 years na po. No, 2 years na. Tapos, after nun, nagulat ako, tinatakan yung passport ko. So, ibig sabihin, approved na ako. Tama, pinapapasok na ako sa gate. Ay, nakahinga ako ng matiwasay. Pero naalala ko, hala, shit, hindi pa pala ako pwede huminga ng matiwasay kasi nga yung girlfriend ko nasa labas pa. Kala ka naman, ako approved siya. Hindi, anak, mag-isa ako pumunta ng home. Anong gagawin ko doon? Para kung ewa doon, sasakay ako sa rides mag-isa. Diba? Eh, di, malulungkot lang din ako doon kasi eh, hindi nakasama yung girlfriend ko. Diba? Okay, nakabahan ako. Napaisip ako, paano kayang gagawin ko nito? Paano ko siya i-comfort kapag hindi siya na-approve? Kasi parang kasagsagan yun ata. Yung time na yun, parang kaka-resign lang niya sa trabaho. So, wala siyang trabaho pa noon. Unemployed pa siya noong mga panahon na yon. So, wala siyang certificate of employment na mapapakita. So, baka siyempre, pag nalaman ng immigration yon, isipin na immigration, ay, nako, wag nating ina to, pasakay ng aeroplano, baka maganap ng trabaho to doon kasi wala trabaho dito, et cetera, et cetera. Doon ako kinakabahan eh. Kaya doon ako medyo kinakabahan. Hanggang sa yun na, paglingon ko, nandun na yung girlfriend ko sa dulo ko, ay, sa likod ko. Ko, oh, ang bilis mo naman. Pinalabas ka na kagad. Seryoso ka, pinadaan na. Sabi niya, oh, isa nga lang tinanong sa akin eh. Anong tinanong sa'yo? Tanong lang sa akin kung boyfriend kita. Sinabi ko, oo. Tinatakan kagad yung passport ko. Pinadaan kagad ako. Diba? Astig. So, anong moral lesson nun? So, pag hindi nag-CPA, maganap na lang ng Jojo ka yung CPA. Again, hindi yun ang moral lesson nun. Hindi yun ang moral lesson nun. Ang moral lesson nun, kung titinan mo, somehow, yung CPA license, nakatulong pa rin eh. Diba? Kasi alam niya na, professional ka eh, license ka eh. So, hindi ka mag-TNT sa ibang bansa. Alam niya, may decent na trabaho ka, may decenteng trabaho ka dito, at hindi mo iiwan yun. Lalo na nasa academe ka. Diba? So, kung baga kahit paano nakatulong yung CPA license, kaya napadali yung aming travel that time. Kasi talaga nakakaba yun. First time namin mag-travel, tapos international pa, yung passport namin, wala pang previous travel, mga red flag yan eh. Yung girlfriend ko, unemployed that time, mga red flag yung mga yon. Pero kahit pa paano, nakatulong yung CPA license para at least, di ba, mapaisip niya na maggagala talaga kami. Kung baga, iniisip ng immigration officer, afford ko. Afford ko ang Hong Kong, afford kong maggagala sa ibang bansa kasi license ako. Di ba ganun yung nasa isip siguro? Kaya pinayagan niya kami. Siyempre, yung girlfriend ko, dahil parang couple travel to, kaya siguro inaktod na kagad siya. Diba? Again, ang moral lesson, hindi maganap ng CPA kapag hindi naging CPA. Ano? I'm saying, kaya paano, pati sa mga ganong aspeto, nakakatulong pa rin yung license. Diba kasi medyo mahal sa Hong Kong. Para kapalitan sa Hong Kong, times 7 yata dito or times 6 point something. Diba? Kaya ka naalala ko, unang lapag ko dun, visit ako. Makwento ko lang saglit guys, kasi baka motivated ka na talaga. Icebreaker lang tayo saglit. Naalala ko noon, parang unang lapag ko, nauhaw ako.
pagtingin ko, magkano po yung tubig? No? Pagtingin ko, ang tubig ay parang nasa 50 Hong Kong dollars ba yun? Siguro, 50 Hong Kong dollars, eh, mahilig ako mag-convert sa isip ko. Siyempre, 300 pesos yung tubig dito, isang bote ng tubig, hindi ako, napakamahal naman yan. Pero may nakita kaming bilihan ng mura. Okay? May mas mura doon eh. Parang $10 ata. Eh di 70 pesos. Ang mahal pa rin. Tapos yung laki na, yung parang 10 piso lang sa atin dito. Napakamahal ng tubig doon. Kaya pala yung mga kasabay ko that time, ang hand carry nila sa aeroplano, ang dala-dala nila, galon ng tubig. Kasi mahal pala ang tubig sa Hong Kong. Kala iba namin. Bad trip yun. Ang mahal. Jollibee nga na burger steak doon. Parang 100 Hong Kong dollars, 50 Hong Kong dollars. Basta mahal. Ang mahal ng Jollibee na burger steak doon. Kaya nga pa nag-Jollibee kami kasi yung ibang pagkain doon, hindi namin trip, medyo alanganin sa panlasa namin. Diba? Pero yung Jollibee, medyo mahal naman. Pero at least masasarap. Ewan ko lang, ha? Feeling ko mas masarap yung mga pagkain ng Jollibee na sa Jollibee dito. Iba yung lasa, to be honest. Okay, anyways. Next. Okay, so we are done with tip number 4. So sabi ko kanina, you need to maintain a balance between study and life. Hindi naman puro aral. Hindi naman puro life lang din, di ba? You need to maintain a study. Sabi nga ni Aristotle, everything should be in moderation. Tama kasi lahat ng sobra, palagi naman talagang masama. Lahat ng sobra ay hindi nakakabuti. Kaya you need to learn how to prioritize, but at the same time, you need to maintain a balance between study and life. Okay, last tip na tayo. Okay, last tip na tayo. My last tip for today. Kasi currently kasi nakatino sa Facebook ngayon. Napapasa ko yung mga comments ninyo. Natatawa ko. You know? May CPA na jowa. Taray, no? May CPA na jowa. Shout out sa iyo kung sino man yun. Sinawala na yung comment. Diba? Sana all merong CPA na jowa. kasi totoo lang talaga. Yung sa Hong Kong talaga. Napakatapang talaga namin nun. Sa totoo lang. Sobrang tapang talaga namin nun. Pero kahit paano na safe siguro ka ng CPA license ko nun. Diba saka, ewan ko lang ha, kapag ikaw ay CPA, ibang tingin talaga sa'yo ng tao. Totoo lang. Parang ang tali-talino ng dating mo, parang kagalang-galang ka, parang ang galing-galing mo man. Parang ganoon yung mindset eh. Kasi they know yung hirap ng board exam. Talagang alam nila kung gano'ng kahirap maging CPA at gano'ng kahirap pumasa sa CPA board exam. Just think of it na kapag ikaw ay pumasa sa CPA board exam, para kang kasali sa isang exclusive na club. Isang exclusive na membership club. Ay, taray. Bakit exclusive, sir? Kasi just imagine this one. Ilan na ba tayo sa Pilipinas? 100 million na ata tayo. Ilan lang ang population ng CPA? Nasa 100,000 lang. Ako, ang number ko, ang license number ko, nasa 170,000. So, pang 170,000 na CPA ako, that was 2016. Eh, from 2016 until 2022, parang wala pa naman sigurong 50,000 na CPA na pumapasa. Kasi wala pa kang 10,000 pumapasa kada batch eh. Baka nga wala pang 200,000 talaga. Diba? So, yung 170,000 na bilang, simula umpisa pa yon. Simula nung umpisa na nagpapasa na ng may CPA board exam na. Eh, simula pa ng parang kopong-kopong ata yun. Diba? So, syempre, marami ng CPA ang namatay din. Eh, just imagine, this is 100,000 lang CPA sa Pilipinas. Out of 100 million, nasa 10% of 1% lang kami. Tama ba? So, wala pa kami 1% ng population. Kaya imagine mo, yung pala kang member ng isang exclusive na club. Club kapag ikaw ay pumasa ng CPA board exam. Diba? Think of that. Kapag ikaw ay pumasa ng board exam, diba? Ako, member ako ng exclusive club, sabi ni Sir Karim. Diba? Kasi ang hirap-hirap pumasa sa board exam. Eh. Diba? Ilan lang kami din sa Pilipinas. So, kailangan magbigay galang sila sa akin. Magbigay galang na kagad. Anyways. Okay. Next, tip number 5, our last tip for tonight. Okay, ito na. Tip number 5 is always trust the process and most of all, trust God. Okay? Depende lang kung ano yung definition mo ng God. Okay? Kasi I always respect kung ano man yung religion na pinaniniwalaan ko. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala. Pero definitely, you need to believe in God. Iba-iba nga lang ang tawag sa kanya, depende sa religion, but I believe that there is God. Okay? There is a God. Kasi hindi naman natin kontrolado lahat eh. Tama, maraming bagay sa mundong ito ang hindi natin kontrolado. Tama, maraming bagay sa mundong to ang hindi maipaliwanag ng siyensya. Tama, kaya naniniwala ko na merong taong nasa taas na nakatingin at gumagabay sa ating lahat. Kaya nga, nung ako'y nagre-review, I always make sure na meron akong oras para sa kanya.
yes, I need to study hard, but I am always praying harder during that time. Hindi naman kahit dati, kahit naman ngayon. Okay, I make sure na bago matulog pagkagising, nagbibigay ka ng oras para sa kanya. Hindi naman kailangan magdasal ka ng parang dasal talaga. Kasi mas gusto ng nasa taas yung parang magkaibigan kayo eh. Kasi mas lumalalim ang relationship mo sa kanya kapag parang magkaibigan kayo at parang nakikipagkwentuhan ka lang sa kanya. Kumbaga, hindi mo siya kinakausap out of desperation. You are talking to him out of faith and belief. Tama ba? Hindi mo siya kinakausap kasi desperado ka. Kinakausap mo siya kasi naniniwala kang meron siya. Naniniwala kang nag-i-exist siya. At naniniwala kang nakikinig siya sa'yo. Okay. Yun yung mindset ko palagi. Kaya nga, no, ako'y nagre-review, hindi ko hinahayaan na mawawalan ako ng oras sa kanya. Makahit na 15 minutes, 20 minutes every day. Kakausapin mo siya, ikukwento mo lang yung araw mo. Ikukwento mo lang yung nararamdaman mo. Kasi valid lahat ng nararamdaman natin, guys. Hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman yung hirap. Yung nararamdaman yung pagod, hindi ko ini-invalidate yun. Kumbaga, valid lahat yun eh. Binigay sa atin yung mga emotion, pinagkalooban tayo ng Diyos na makaramdam kasi gusto niyang maramdaman natin yung mga ganyang pakiramdam. I'm not invalidating it. What I am saying is, kapag nararanasan mo yan, valid yan, totoo yan. Kailangan mong pagdaanan yan, pero ang mahalaga, huwag mong tatambayan. Yes, daanan mo, huwag ka lang tatambay. Kasi pag tumambay ka, madi-delay ang buhay mo, madi-delay yung success na nakalaan para sa'yo. Tama ba? Yes, mahirap talaga eh. Mahirap ang buhay, mahirap ang program, pero kailangan mong i-accept yung fact na valid yan, kailangan mong daanan yan, pero huwag mo siyang tatambayan. Kasi pinagkaloob ng Diyos lahat ng pakiramdam na meron tayo kasi gusto niyang pagdaanan at pagdaanan mo lahat ng mga bagay na yon. Kaya nga, ang Diyos naging tao eh. Tama, kaya nga nandiyan si Jesus Christ kasi naging tao siya para maranasan niya at ipakita niya na valid yung nararanasan mo at nararamdaman mo. Diba? I really believe in that way. Eh. Kaya nga, no, ko yung review, walang oras, walang araw na hindi ako maglala ng oras sa kanya. Kwentuhan siya. Di ba makipagkwentuhan ka? Parang kahit sa kaibigan mo. May nararanasan mo yung pagod, nararanasan mo yung sakit, ikwento mo lang sa kanya. Kaya parang nakikipagkwentuhan lang sa nanay mo, sa kaibigan mo. Ako, naging unstable na yung internet. Ako, naloko na. Wait lang. Naglalag ba ako? Naglalag ba ako? Something like that. Ayan, sa moderator sa Zoom, naglalag po ba ako? Ayan, kasi lumabas eh. The internet is highly unstable. Okay naman ba? Ayan, before I continue. Ayan, meron na nag-chat. A bit, sir. Ayun. Okay na, sir. Ayun. Ayan, naging unstable. Lumabas. Sorry. Buti nga, to be honest, guys. Ha? To be honest. Buti na lang at nakisama ang internet connection natin ngayong araw. Kasi buong araw walang internet talaga o ang bagal ng internet. Kasi maulan buong araw din sa Paranaque. Sobrang maulan. Eh, alam niyo naman din sa Pilipinas, kapag umuulan talaga, ay nako, given and tested na yan, matik na talaga yung pag umuulan. Diba? Kaya the government should do something about this, about the internet connection. Kasi nakita na natin yung ganda eh, ng technology, ang ganda ng internet. Kailangan natin i-utilize na maayos lang. And how can we utilize it properly kung mabagal ang internet connection natin? Diba? Anyways, nasa na ba ako? Going back to my story, palagi mo siyang kakausapin. Palagi mo lang siyang kukwentuhan. Kasi mas gusto niya yung ganun eh. Kesa yung nagdadasal ka kasi may gusto kang makuha, may gusto kang ma-achieve, yung tipong, Lord, ipasa mo ako sa boarding exam, okay na nga ako kung ganto-ganto. Ayaw niya ng ganun eh. Diba? Mas gusto niyang raw ka, mas gusto niya nakikita yung raw na sarili mo. Yung parang nakikipag-usap ka dahil naniniwala kang nandyan siya, hindi kinakausap mo siya dahil nakangailangan ka. Okay. Hindi dapat ganun ang mindset. If you really believe and trust God, you need to trust your dreams, you need to trust your hardship, you need to trust your problems, kailangan mo na ipagkatiwala lahat sa kanya. Kasi at the end of the day, always remember that life is like a waste up. Come to think of my situation. Tama ba? Ang dami nangyari sa akin eh. Pero I do believe that I am intended. Okay? I am destined to become a board exam top notcher. I am destined to become an academician. Kasi I am destined to help you. Tama, to help those students na nahihirapang intindi ng accounting in the first place. I really believe I was destined for this eh. Diba? Lahat na nangyari sa akin ngayon, nakatadhana na yan eh.
Kumbaga lahat tayo may kanya-kanyang destination na. Yun nga lang minsan kasi, yung mga nakalaan para sa atin, hindi dumadating kung kailan natin gusto. Dumadating siya kung kailan na gusto. Tama, everything happens for a reason. Everything happens on based on his timing, not on your timing. Tama ba? Hindi naman nangyayari ang mga bagay na nakalaan sa atin dahil sa gusto lang natin yun eh, o depende sa will natin eh. It always depends on his will. Kaya nakadepende sa kanya lahat yun. Kaya kailangan mo lang siyang pagkatiwalaan. Kailangan hindi ka mawala ng pag-asa at maniwala sa sarili mo, sa mga taong tutulong sa'yo, at higit sa lahat sa kanya. Kasi at the end of the day, in order for you to finish this program, in order for you to have or to grab that license, it is actually a collaborative effort. Effort mo, effort ng nasa paligid mo, and syempre, effort at will ng nasa taas. Kaya nga, ang pinakahuling tip ko sa inyo, always trust the process. Yes, normal ang mahirapan, talagang mahirap ang program, pero kasama yun eh. Sabi ko nga kanina, wala naman nagiging successful na nadadalian eh. Pwede siguro, tumaya ka sa loto, tumama ka ng 400 million katulad ng nakaraan, pwede ka maging successful nun kung gagamitin mo na maayos ang pera. Di ba? Pero definitely, walang shortcut sa success. Okay? Lahat ng daanan, papuntang success, okay? Lahat ng successful na tao ay dumaan sa makitid na daan, sa hindi patag na daan, sa mahirap na daan. Okay? Kasi mas madalas, yung mga madadaling daan, yung mga shortcut, akala mo shortcut, yung pala, mapapatagal ka palagi. Yung pala, marirealize mo later on, dapat dumaan na lang ako sa hirap kasi through hardship, through sacrifices, there is always learning. Diba? Kumbaga, nahihirapan ka, pero meron namang bawi yun eh. Lahat ng hirap na nararanasan mo, meron ka dapat learnings and realization na nakukuha. Kasi kung wala, then mas malamang, hindi ka nahihirapan. Baka akala mo lang, nahihirapan ka, yun pala, hindi. Okay? So, I guess that will conclude my webinar for tonight. Kasi ito lang talaga yung may share ko sa inyo. Sabi ko nga sa inyo kanina, nag-disclaim na kagad ako sa inyo eh, na ang aking i-share ngayong gabi is based lamang sa kung ano ang nakikita ko, naranasan ko, at based lang din sa experiences ko during my undergrad until now. Nga ako yung academician na at tumutulong na sa mga estudyante na nahihirapan sa accounting. So again na, balikan lang natin yung limang tips. Okay, i-wrap up lang natin ito. What is tip number one? Tip number one, you need to find your core. Okay, tip number two, you need to change your mindset. You need to have a positive mindset. Diba? Kailangan tumingin ka lang palagi sa positivity because a positive mindset attracts positivity. Then, tip number three, always believe in yourself. Kasi kung di ka naniniwala sa sarili mo, how can you become successful? Sabi ko nga, unang investment na gagawin mo sa buhay mo ay investment mo sa sarili mo. Tip number four, you need to maintain balance between study and life. When we say balance, kailangan ng prioritization. Kailangan ng time management. Tama ba? Kasi without time management, naku, mahihirap ka talaga sa program na to. Kailangan ng priority natin ngayon is to finish the program to become a certified public accountant. And you can only do that if you can manage your time properly. Pero yun nga lang, hindi ko naman sinasabi na palaging tayo ay aral lang ng aral. Kailangan balance. Sabi nga ni Aristotle, everything should be in moderation. And then tip number five is always trust the process and above all, trust God. Okay, so maraming salamat sa pag-attend ng webinar natin ngayong gabi. So I really hope na may napulot naman kayong aral at kahit paano naging motivated naman sana kayo sa ating talk ngayong gabi. So maraming salamat ulit for taking the initiative na kasi the mere fact that you attended this webinar, it signifies na hindi ka pa sumusuko eh. Yes, you are still in doubt. Marahil nasa gitna ka ngayon ng doubt, ng pag-aalangan sa program na to, sa course na to, diba? Sa license na gusto mong kunin in the future. Malamang nag-aalangan ka ngayon eh. Pero the mere fact that you attended this webinar, it signifies na may pag-asa ka. Nawawala ka lang sa landas, kaya nga I hope na itong webinar na to ay kahit pa naging wake-up call sa inyo. Okay? Para ma-realize that you are all destined to become a certified public accountant. You need to realize that. Okay? Malaki ang ginagampanan ng mindset at will natin
kung paano tatakbo ang buhay natin in the future. Okay, so maraming salamat guys. Good night. See you when I see you. See you ulit sa susunod nating webinar in the future. And may God bless you all.